Tapos mo siya. Ilang minuto lang to? Ilang minuto lang? Ha? 20 minutes na? Ayos, ayos pala. Maka 1,000 ka na kaagad sa isang 20 minutos lang. Ayos na? Ayos na. Ayos ka. Tama na. Oh. Oh. Alright. Alright. Ayos. Okay. Balot na. Balot na, balot. Balot na. Yan ang rosa kung ilang minuto. 20 minutos lang daw. Hello guys, magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa mga taga-suporta, sa mga subscriber ko na walang sawa na patuloy na nanonood sa aking mga videos. Ngayong gabi po ay mag-upload na naman ako ng isang trabaho na simple lang. Marami po tayong matutunan. So, pero bago ang lahat guys, may mga subscribers po ako na may mga katanungan. So, bigyan ko muna ng pansin ito dahil napakahalaga din at natutuwa ako na may mga taong gustong matuto. So, nagpapasalamat po sila na may ganito akong agenda. So, ang nais ko lamang ay ma-share yung mga aking natutunan. So, ako guys ay hindi naman talaga ako magaling talaga o sabihin na hinyo. So, ako guys ay siguro mapamaraan lang ako sa mga dapat gawin dahil ang aking trabaho guys ay hindi ako kumpleto sa gamit. So, wala akong mga high-tech na mga gamit. At dito sa lugar namin guys, wala kaming mabibilhan na mga pyesa. So, mga parts na brand new. So, ang ginagawa dito, kailangan magawan mo ng paraan. So, solusyonan mo yung problema ng mga tao. At the same time, nakakatulong ka. At sila din, nakakatulong din sa'yo. Dahil, simple, kumita ka ng konti. So, pero ang pinaka hinahangad ko lagi ay ang makatulong sa tao. So, once na makita ko na ang tao na solusyunan ko yung problema niya at masaya siya, walang kapantay na halaga yung maramdaman na makatulong sa kapwa. So, may isa dito guys na katanungan, si Ronald Andal. So, ang sabi ni Ronald Andal, sir, ano ang pagkakaiba ng bulb repeating at bulb seat repeating? So, ang bulb repeating po ay ito yung balbula. So, minsan kasi medyo makapal man, okay pa. So, nire-reface yun guys, binabalik sa dating degree. So, dalawang degree lang naman yung balbula, 45 tsaka 60. So, yan, may refishing machine din talaga. At minsan pwede rin sa sa lit machine, pwede mo rin siya i-refish. So, yan ang bulb refishing. Ang bulb seat refishing naman, guys, ay ito yung pag-refresh natin ng mga bulb seat. Halimbawa, nagkaroon ng malalim na, hindi na maganda yung pagkalapat. So, kailangan yan bulb seat refish. So, mga gamit din dyan. Pagkatapos nun ay binabalik natin ang degree sa original dahil napakahalaga po yun. So, ginagawa yun kung halimbawa magpalit tayo ng engine bulb, tapos yung bulb seat hindi natin gagalawin. So, kailangan lang natin ibalik sa dati or i-refresh ang kanyang degree. So, nire-refish po yan. Yun ang bulb seat refishing. So, Ronald Andal, maraming salamat po sa comment mo. At si dito naman po si Rogelio Suerte. So, napaka halaga ng comment niya dito. So, sabi niya sa akin, sir,
magpayo po kayo, magpayo ka naman sa mga tornero na madamot. Ano ba yan? So marami rin akong na-encounter talaga na may mga tornero talaga na hindi sila basta-basta nagsishare ng kanilang mga natutunan. So siyempre respeto natin yan kasi yan ang nasa loob nila na huwag i-share. So kabaliktaran naman tayo, ang nais natin na marami tayong maitutungan. So kasi ang tornero namin dito madamot magpaturo, madamot magturo, hindi magpapagamit ng kanyang machine. So siguro yan guys, kasi yung halimbawa sa kumpanya tayo ay yung operator, machine operator, hindi naman po kanya yung machine. So nakaatang sa balikat niya yan, cargo niya yan. So kung ipapahiram niya sa iyo at pagpapraktisan mo at anong mangyari doon, malamang siya ang paggagalitan o sa kanya ma siya ang siyang managot sa boss niyo. So respeto po natin. Meron naman mga ano, meron naman mga kasama na mga machinist na machine operator na bahala na pamagalitan siya, ang malaga makatulong. So nakadepende naman 'yan sa isang tao. Ang pangalawang tanong niya, marami na po ba kayong naturuan? So hindi naman siguro sa dito lang naman ako nag dito lang naman ako talaga sa YouTube ngayon nag mas maraming maraming comment na natutuwa sila. Pero sa aking experience guys, kasi po dati akong dati akong percentage walang-wala rin. So nagsimula ako sa arawan hanggang sa nakakita ako ng opportunity na mag-percentage. So marami kami, hindi lang ako yung machine operator doon. At lahat kami percentage, kung sino yung una makasalubong sa customer, kanya yon. So doon makikita mo yung inggitan. So malimit nangyayari yun na sulutan, ganyan. So, pero sa akin, may kasama ako na marunong siya magturno, ngunit hindi siya marunong mag-treat. So yun ang una-una kong tinuruan. So nung nagtatrabaho ako, sige siyang tanong sa akin at nakita ko na interesado siya. So nung magtanong siya sa akin, sinasagot ko naman ng maayos at doon na nagsimula na ganito yung pamamaraan dyan, ganito yung gagawin mo. Tapos doon niya nang open sa akin na buti ka pa, hindi ka madamot. Kasi may isa akong kasama dito na nagpapaturo ako sa kanya, ay tinuturuan daw siya ng mga mali-mali. So doon labis-labis yung tuwa ko na naramdaman na nagsabi siya sa akin ng ganun, na nakakataba naman ang puso na buti ka pa, hindi ka madamot. So nakaka-touch naman. At hanggang ngayon nag-alis na ako doon sa shop na 'yon. At siya na ngayon ang pinaka master doon, siya na yung pinaka chief doon. At tuwing magkita kami, minsan nililibre niya ako. One time guys, yung tao na yun na dati nagturo sa kanyang mali-mali, nagsalubong uli ang kanilang landas, dahil wala na ako doon, yung tao na yun bumalik doon sa shop na yun. Nung magkita kami, kwininto niya sa akin, tawang-tawa ako sa, grabing tuwang-tuwa ako sa mga kwininto niya dahil maraming pinatridan doon. So may kumpanya na nagpapatrid doon, puro stainless. Ikwininto niya sa akin na magdala ang anak niya tsaka yung tao na nagturo sa kanya ng mali-mali. Dalawa sila doon, tulong-tulong sa trade kasi porsintuhan yun eh. So kung marami kang matridan, mas maraming kita mo. Ay kininto niya sa akin na dalawa sila, siya lang mag-isa, pero mas marami pa ang kanyang nagawa. So mas mabilis siyang magtrabaho. So doon grabe ang niya sa akin. Saya niya, nakikinto niya sa akin.
So, siya na yung nagiging chief talaga doon. At hindi nagtagal yung tao na yun, umalis din dahil siyempre lahat ng pag may customer siya nang hinanap dahil din sa mga quality yung trabaho niya. So, nasa trabaho natin nakasalalay ang concern natin sa mga customer, kumbaga ang pagmamahal natin. So, isa sa purpose ko guys na magturo. So, ang wag nating isipin na kakompetensya natin sila. Halimbawa, tuturuan natin sila. So, hindi wag po natin isipin na magiging karibal ko ito, magiging kompetensya ko ito. Dahil may mga anak tayo, hindi natin balang araw lumipas man yung oras natin. At halimbawa, nakita sila ng anak. Uy, makasabi siya, uy, ang papa mo ang nagturo sa akin ng trabaho nito. So, malaking bagay yon. So, aanihin yun ng mga anak natin. So, yun lang siguro guys ang may ihatid ko sa inyo ngayong gabi. At abangan po natin guys yung mga videos ko. May mga masisilan po tayong trabaho ngayon na natanggap. At welcome sa aking YouTube channel guys. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. At ngayong gabi ay isang video na naman yung i-upload ko. Sana po magustuhan nyo. Don't forget to subscribe sa at press na rin yung notification bell para updated po kayo lagi sa aking videos. Maraming salamat guys. Hello guys, so ang project natin ngayon guys, susunod guys ito. Ito yung stock nya guys. Ito, yan. So 155 ito guys, 155 na engine. Ito po, yan. Honda po ito guys. Ay yung 155 na yung huling labas ngayon. 155. So papalitan nila ng black guys. Ito may medyo malaki siya. Yan. So, malaki yung piston. Pang Euro yata ito guys. So ang babawasan natin butas dahil hindi po siya magkasya. Ito yung original niya. Ayan. So, ayan ang i-rebor po natin ito. So, tingnan po natin guys kung paano natin ito gagawin. Simple lamang po ang pagtrabaho nito guys. Gamay pa pe. Gamay pa. Oh, pwede na yun. Aw, saglit lang. Ano yun? Gitakos lang ba? Hahaha.
Talangin mo, kaya mong araw ko. Yan, di ba? Ganun lang yan eh. Urasan namin yan. Urasan niya? Oo. Pag umaga? Umaga, hapon, tanghali. Ayun, alas tres na. Hayop yan. Nagbubulo lang dito eh. Ha? Isa nag-ubo-ubo. Isa nag-ubo-ubo pa yan eh. Bulo na lang. Thank you.
Bigyan lang tayo ng allowance konti. Kunin pa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Okay, very good. Ayan, ini guys. Guys, wak na. Sana yung bag niya. Suwak na siya guys. Testing lang natin ito guys. Ang ating stud bolt guys. Ayun. Ayan guys. Swap na siya. Ilang minuto lang to? Ilang minuto lang? Ha? 20 minutes na? Ayos ko na. Maka 1,000 ka na kaagad sa 20 minutos lang. Ayos na? Ayos na. Ayos ka. Oh. Oh. All right. Ayos. De. Balot na. Balot na, balot. Balot na. Yan ang usa kong ilang minuto. 20 minutos lang daw.